Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa inyo lahat. At syempre, lalo na po doon sa mga nanonood sa atin, ano, sa iba't ibang dako ng mundo, sa pamamagitan po naman ng ating YouTube at ng Facebook ng DZRH News. Magandang araw po. Nako, matitinding mga balitang showbiz na naman po ang ibibigay ko sa inyo ngayong araw na ito ng Biyernes. Medyo humupa na po ang bagyong si Ulysses, mga kaibigan, ano. Pero sa ibang dako po naman ng Pilipinas ay patuloy pa rin po sa pag-ulan at pananalasa itong bagyo na to. Meron pa itong mga buntot-buntot na mga kaibigan. Ano? Kaya ingat-ingat pa rin po tayo, lalo na po doon sa mga taga Marikina, ano, grabe, as in lubog talaga mga kaibigan, para na naman nilang naranasan itong bagyong Ondoy noon, ano, na talaga namang matindi ang pinsala na dinala po naman o ibinigay sa kanila. Ngayon po ay lubog na naman po ang ilang party po naman ng Marikina, mga kaibigan. Grabe, nakakaawa po dahil umabot na po sa halos sa second floor ng bahay po naman ang baha. Kaya't marami pong mga kasangkapan ang medyo hindi na po magamit dahil po nalubog po ito sa baha. At syempre, may mga ahas pa ho, mga kaibigan, na naglutangan, ano, doon sa baha. Siguro yung mga ahas na yun, eh, baka natakot din sa baha kung kaya't naglabasan sa kanilang mga lungga. At ang iba po ay napupunta pa po sa mga bahay-bahay at doon ay nakikisilong din. Mukhang takot din sa baha itong mga ahas na to. Ano? Anyway, doon po naman sa mga kababayan natin, ano ho, ay stay safe po tayong lahat, mga kaibigan. Manatili lamang po tayo sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga wala namang importanteng gagawin sa labas. Ngunit kung hindi naman po maiwasan na hindi tayo lumabas ng ating mga tahanan, ay make sure po na tayo po yung magdala ng ating mga payong, mga panangga sa ulan. Magdala po tayo ng payong at higit sa lahat, mga kaibigan. Magdala po tayo o magsuot po tayo ng face mask at ng face shield, ano, dahil ito lamang po ang for the meantime, habang wala pa po ang bakuna laban sa virus, ito lamang po ang pinaka-the best na panlaban natin sa pagkalat po naman ng virus. Ano, huwag na po tayong maging sanhi pa, mga kaibigan, o maging parte pa ng pagpapakalat ng virus o ng COVID-19. Kaya't manatili na lamang po tayo sa bahay, at kung hindi nga tayo makatiis na hindi makalabas ng bahay, ay make sure po na tayo po ay nakasuot ng ating mga protective gear. Ano? Ayan po, mga kaibigan, ang aming paalaala sa inyo na hindi po kami magsasawa, mga kaibigan. Anyway, araw po ngayon ng Friday at it's a Friday the 13th, mga kaibigan. Sa iba po, ito po ay kinatatakutan, pero sa mga empleyado po na katulad namin, ito po isang swerteng araw dahil ngayon po ay swell day! Swell day! Swell day! Kasi 13 po ngayon, bukas Sabado 14, 15 po ang Linggo, hindi naman po nagpapasahod usually ang mga kumpanya ng Monday. Kaya Friday po ay swell day na ngayon! Kaya, yay! Ito talaga mga to, mga co-pilot ko na to. Ito mga technician natin, mga kaibigan, ano, mga cameraman natin, pag nakakarinig ng swell day, eh, nabubuhayan ng loob, nagigising. Nakakaloka. Eh, ano, mga kaibigan, matitindi mga balitang showbiz po ang ibibigay sa inyo maya-maya po lamang, ano. Kaya dyan lamang kayo, doon po naman sa mga gusto magpabati, abay mag-drop lamang kayo na inyong mga greetings sa comment section po naman ng ating po namang Facebook, ano, mga kaibigan, para po naman mabati ko yung maya-maya po lamang, dahil live pa rin po tayo. Doon po naman sa mga nanonood sa ating, huwag kayong mag-alala, dahil lahat po yan ay babatiin ko sa abot po naman ng aking mga kaya. Doon po naman sa mga hindi ko mababati, pagpasensya niyo na, mga kaibigan, kasi minsan nagkakapatong-patong kasi o natatabunan sa pag ang inyong mga mensahe kapag kami mga bagong nagme-message po naman sa Facebook, ano ho, sa ating comment section. But anyway, ngayon ay ratsadahin kagad natin, mga kaibigan, ang ating po naman mga headlines ng ating mga balitang tartits. Narito po! Showbiz spotted number 5, Bianca Gonzalez, aminadong nakakababa ng self-esteem ang mga pimpol. Showbiz spotted number 4, picture ni Julia Montes na may singsing sa kaliwang daliri, viral sa internet. Showbiz spotted number 3, Piolo Pascual, nag-donate ng mga bike sa charity program ni Gretchen Ho. Showbiz spotted number 2, kasal ni Katrina Velarde sa isang American musician na udlot dahil sa virus. Showbiz spotted number 1, dahil sa virus, Gina Alhar nangangamba sa kinabukasan ng mga apo.
Alright mga kaibigan, nako, yan po naman ating matitindi mga headlines na mga balitang to artist. Kaya sigurado ako na kapag kayo po ay umalis, ano po, at hindi nyo napakinggan itong ating mga detalye mga kaibigan, ako magsisisiho kayo. Ano, oh. Pero bago natin retsadahin ang mga detalye po naman ng ating mga headlines na ating mga balitang to artist, aba, ay paunahan po muna natin kasi natatabunan nga ang mga pagbati ninyo. Kaya't babati muna tayo ng pauna. Ano, nauna po naman mula sa Hong Kong. Ayan, si Lance Ontuan, hi sa iyo Lance. Magandang araw sa iyo Lance. And of course, si Carmelita Casis na nanonood din po sa atin. At binabati niya po si Resty Alarin ng Olongapo City. Magandang araw Mama Carmelita Casis. Si Mama Carmelita Casis, mga kaibigan, ay nasa ibang bansa din. Ano? Nakalimutan ko lang kung saan bansa siya. And magandang araw sa iyo. And of course, belated happy birthday muna sa aking inaanak na si Yang Yang. Hi Yang Yang, belated first birthday. Si Yang Yang, mga kaibigan, ay anak po naman ng napaka-sexy, ano ho, napaka-sexy na si Eliza Catherine Palomeras. Ayan, napaka-sexy noong dalaga pa siya. Ngayon, hindi na. At syempre, ang nagtanggal ng kaseksian itong si Eliza, walang iba kundi si Keno Villanueva. Parang gusto ko sabihin, ang sumira sa kinabukasan ni Eliza. Jack lang. Jack lang yun. Ayan. Magandang araw sa inyo. And of course, batiin ko na rin lahat ng mga nasa Sunshineville. Ano? Diyan po naman sa Barangay Cabuco, sa 13 Martires City, Cavite. Magandang araw sa inyo. Lalo na ang mga nagwagwapuhan ang nagagandahan dyan. Ang napaagandang si Angel Baligala. Ay! At ang kanyang kapatid na napaaganda rin na si Kim Baligala. Ay! At ang mga nagwagwapuhan na mga member po naman ng Balagbag, Downers, ano pa ba, M&M's, Kali Pogi of course, ang Transmotion, ano pa ba, ang Kazudik, ang Ahiyahay, ang ano pa ba, Interburaski, ano pa ba, NXP Junior, ayan, ang Batang Merville, ayan, ayan ang mga nagwagwapo ang miyembro ng mga grupong yan na sumali po naman sa aming ML Tournament, yung aking pina-tournament dyan po naman sa Sunshine. Yan lamang ating naiambag ngayong quarantine kasi bawal pa naman mag-basketball, bawal pa yung mga physical contact ng mga laro. Kung kaya't ML muna para sa kanil-kanila mga bahay ay po pwede pa rin magkaroon ng isang tournament. Ayan. And of course, this coming December, magkakaroon ulit ng tournament. Mas malalaking premyo pero walang registration fee. Ayan, di ba? Yan ang maganda dyan. Maganda araw sa inyo. And of course, batiin ko lamang po si Mama Ami. Hi, Mama Ami. Kay Cheche, kay Gab-Gab, at kay Asaya. Mula pa rin yan kay Nina Cervantes Lina. Maganda araw. Maganda araw sa inyo. Si Queen Clau, mga kaibigan, ang Mrs. na Beauty Queen na nakaka-starstruck. Ang ganda. Maganda araw. Ayan. And of course, isa pa sa talaga namang superstarstruck ako, mga kaibigan. Ano? Sa ganda po naman at liit na mukha na sabi ko kamukha niya si Paris Hilton, mga kaibigan, ang Mrs. na Beauty Queen na si Rosenda Casahe. Ayan. Magandang araw. And of course, the winners of Queen of Hearts Philippines, ano ho? Mrs. Queen of Hearts Philippines, congratulations sa inyong lahat. Of course, pahunguna pa rin yan ang kailang organizer, CEO, president na si Mitzi Gohil. Ayan, Beauty Queen, ang Mrs. na Beauty Queen na walang sawa sa pagbibigay po naman ng ayuda sa mga media at mahal na mahal ang media. At of course, mahal na mahal niya rin ang kanyang mga queens. Ayan, congratulations again. And of course, hello din po kay sino pa ba? Si Joanne Rose Busio. Magandang araw din sa iyo, Joanne Rose Busio. At ang ipo natin mga pagbati, mga kaibigan, maya-maya po lamang samantala, ratsadain na po natin ang ating mga detalye sa ating mga headlines na ating mga balitang to artists. Unahin natin ating detalye sa ating showbiz parin number 5 dahil aminado po itong si Bianca Gonzalez na nakakababa ng self-esteem ang mga pimple. Ang buong detalye, mga kaibigan, narito po, panoorin natin. Isang litrato ang ipinost ni Bianca Gonzalez sa kanyang Instagram account kung saan makikita itong isang unfiltered na litrato. Sa nasabing litrato, makikita si Bianca na walang ka-makeup-makeup kung kaya't kitang-kita ang mga pimple nito sa mukha. Sa kanyang caption, sinabi ni Bianca na alam niyang pagtataasan siya ng kilay o kaya may mga magsasabi ng iyak, ngunit na-share niya raw ang nasabing litrato na kita ang kanyang skin breakout sa kanyang stories ilang araw na nakararaan kung saan nakatanggap umano siya ng
napakaraming mga message mula sa kanyang followers. Ayon kay Bianca, gusto niyang sabihin sa mga taong nagsasuffer sa acne na hindi nag-iisa ang mga ito. Sinabi pa nito na bagamat maraming mas malalaking problema na kinakaharap ang bansa ngayon, ngunit talaga umanong nakakababa ng self-esteem kapag nag-breakout na ang pimples, lalo na raw at madalas sa work from home ay mukha lamang ang nakikita. Idinagdag pa nito na ang paghahanap ng tamang skincare products para sa acne problem ay mahirap lalo na sa panahong ito na nalilimitahan ng virus ang paglabas-labas. Ayon pa rin kay Bianca, dati daw ay gumamit siya ng retinol cream ngunit hindi raw pala siya hiyang kung saan tinulungan daw siya ng kanyang doktor nang kumonsulta siya dito. Hindi raw kasi siya nagpupunta ng derma mula nang magkaroon ng lockdown dahil sa takot sa virus kung kaya't nag-rely daw siya sa kanyang personal skincare routines ngunit noong sumubok umano siya ng bago ay doon na nagkaroon ng problema ang kanyang acne. Samantala, binigyan naman ng assurance ni Bianca ang kanyang followers na okay lang na makaramdam ang mga ito ng pagka-down dahil sa kanilang skin breakout. Anya, kailangan kumonsulta ang mga ito ng derma upang malaman ng mga ito na hindi sila nag-iisa. Nag-share din si Bianca sa kanyang Instagram stories ng mga post ng kanyang mga follower tungkol sa problema ng mga ito sa kanilang acne. Isa sa kanyang follower ang nagsabi na nagkaroon siya ng cystic acne na mas mahirap gamutin kung saan iyon na lamang umano ang laging pinapansin sa kanyang mukha. Sinabi pa na nasabing follower na patience is key at walang milagro umano, sabay sabi nito ng skincare is self-care. Sinabi naman ni Bianca na natanggap na niya na maging parte ng kanyang buhay ang pagkakaroon ng cystic acne. Isa pang follower nito ang nagpakita ng kanyang acne na naging worse umano ngayong quarantine. Naku mga kaibigan, totoo po yung sinasabi nito si Bianca Gonzalez. Ano, been there, done that. Yung pagkakaroon ng pimples mga kaibigan, during my high school days mga kaibigan, ano, hanggang college yata, ano, mid-college, naku grabe ang ano ko, kung kaya't ang mukha ko, may butas-butas to. Naku, sobra. Hanggang ngayon may butas-butas yan mga kaibigan, ano, hindi nakuha sa facial, may butas-butas pa rin yan. Ayan, alam ko kung gaano kababa ang self-esteem ng mga taong nakakaranas po naman ng acne, ano, lalo na po yung cystic acne naman mga kaibigan. Yung acne mga kaibigan, yung pimples na may mga namamagaan na sa mukha. Yung alam niyo yung mukha na kitang-kita mo talaga, yung buong mukha mo na ay napapalibutan na po ng ano, ng pimples. Ang tawag sa ang sabi sa yung mukha ay ang pimples na tinubuan ng mukha, hindi yung mukha na tinubuan ng pimples. Ang pimples na ang tinubuan ng mukha dahil sa sobrang dami ng pimples sa yung mukha na ang iba po ay namamaga at ang iba ay may liquid na. Alam niyo na kung ano ibig sabihin doon sa liquid na sinasabi ko, no? Pasintabi lamang doon sa mga kumakain ngayon, ano? Oh, yung pagkakaroon ng mga yan mga kaibigan ay nakakababa talaga yan ng self-esteem. Lalo na kapag sa tuwing ikaw ay maglalakad sa kalsada, ay lagi na lamang ang mukha mo ang tinitingnan ng mga tao. O yung mga kaibigan mo ay lagi kang tinutokso dahil sa pagkakaroon mo ng mga pimples sa mukha. Nako, ay naranasan ko yan. Dati pa mayroon pa ako dito sa dibdib mga kaibigan, ano, hanggang sa likod. Ay nako, napakarami niyan. Hindi ko alam kung paano siya nawala. Baka nagsawa na sila. Baka nagsawa na sila, ano. Pero ang pinakamabuting paraan diyan mga kaibigan para matanggal yan, ano, ay of course ang diet po naman sa pagkain na hindi kayo dapat kumain ng medyo mamantikang pagkain. At kung ay to at kailangan niyo magpakonsulta talaga sa mga dermatologist kasi sila lamang ang nakakaalam ng inyong skin type. Huwag kayong mag-imbento mga kaibigan, ano, o mag-try ng kung ano-anong klaseng sabon na nangangako na patatanggalin ang inyong mga pimples dahil ang bawat tao po ay merong iba-ibang skin type. Ang hiyang po na sabon sa iba ay maaaring hindi po hiyang sa iyo. Ang hiyang na sabon sa iyo ay maaaring hindi hiyang na sabon sa iba. Magkakaiba ho tayo ng skin type. Kaya't ang mga dermatologist lamang po, ang mga skin specialist, ang nakakaalam ko ano ang nararapat na gawin dyan sa inyong mukha na tinubuan po naman ng pimples. Ano? At doon po naman sa urban legend ano, na sinasabi na kapag katiniris daw po ang inyong mga pimples na namamaga pa, magiging butas-butas daw po ang inyong mga mukha. Wrong! Maling-mali po yan. Ang dapat po talaga, tiniris po talaga ang mga pimples kapag ka namamaga na. Pero gawin nyo po yan mga kaibigan kung hindi nyo kayang pumunta sa mga dermatologist, ano, sa mga doktor mga kaibigan na siyang may karapatan na tumiris
lamang dyan, ano, ay gawin nyo yan kapag kayo ay maliligo o naliligo para malinis na malinis ang inyong mga kamay, ang inyong mga kuko, at hindi po kayo ma-infect. Ayan. Kasi oras na na-infect po yan, yan po naman ay talaga namang magbubutas-butas talaga yan. Tandaan nyo po yan, ha? Sa mga, ito po ang tandaan ninyo, oras na pumunta kayo, kasi I've been into skincare regimen, mga kaibigan, for more than 20 years na, ano? At kapag ka may sa mga derma clinic, mga kaibigan, kapag ka kayo ay mayroong pimples na bago pa lamang yung patubo pa lamang at medyo namamaga, titirisin talaga nila yan. Paduduguin talaga nila yan, mga kaibigan, para palalabasin nila yung puti doon sa pinakailalim niyan. Kasi yung puti na yon, once na yun ay natuyo at iyon ay tiniris ninyo, kasi once na natuyo yung puti na yun, mga kaibigan, medyo aangat yun eh. At iyon ang makikita nyo eh. At ang sarap-sarap tirisin, pag tiniris nyo yan, iyan na ang butas na ang inyong mukha. Ayan. So hanggat hindi pa yan tuyo, hanggat hindi pa yan matigas, hanggat malambot pa yan, pinatanggal talaga yan para hindi na dumating doon sa punto na titirisin nyo siya ng tuyo na siyang dahilan kung bakit nagiging butas-butas ang mga mukha. Alright. So yun, mga kaibigan, ating po namang detalye sa ating Showbiz Spotted number 5. At ngayon, punta na natin ating detalye sa ating Showbiz Spotted number 4 dahil naku-viral na po sa internet itong picture po naman ito si Julia Montes na may singsing sa kaliwang daliri. Aba, bakit kaya? Ang buong detalye, narito po, panoorin natin. Maraming fans ni Julia Montes ang napangiti matapos na mapansin ng mga ito ang singsing sa kaliwang daliri ng aktres. Sa nasabing litrato, nakikitang nakangiti rin ang aktres na halatang masayang-masaya ito. Ang nasabing litrato ni Julia ay mabilis na kumalat na tila isang wildfire kung saan ikinatuwa rin ito ng mga netizen kahit hindi nag-elaborate si Julia tungkol sa ring o kung sino ang nagbigay nito sa kanya. Ngunit obvious sa nasabing litrato na masaya ang aktres kung saan nag-complement pa ang dress nito na may touch of yellow at ang tipid na pagngiti nito. Isa sa mga follower nito ang nagkomento na laging suot nito ang nasabing singsing at sana umano ay may aminan ng maganap. May isa naman nagkomento ng ang maiwagang ring ni Bebe. Kung matatandaan, nagpahinga sa showbiz si Julia kung saan kasabay nito ang paglabasa ng isyo na nanganak ito sa kanilang panganay ni Coco Martin. Ngunit hanggang ngayon naman ay wala pang pag-amin o denial mula kina Julia at Coco kaugnay sa nasabing isyo. Alright, so yung mga kaibigan, ating parang detalye sa ating Showbiz Spotted number 4. Nako, ay sana nga magkaroon na ng aminan, mga kaibigan, kasi matagal na po na issue yan na di umano ay nanganak na itong si Julia Montes, pero wala nga pong pag-amin at wala rin pong denial mula po naman sa kampo ni Julia at sa kampo po naman ni Coco Martina, ng mga kaibigan. Maybe because of the endorsement ano na meron sila ngayon na pinagbabawal po talaga ang pag-amin ano sa mga endorsement kasi, mga kaibigan, sa mga sponsor po, lalo na po kapag kayo yung mga sikat na ano, pinagbabawal po, nasa close po yun ang inyong kontrata, na bawal po kayo magkaroon ng jowa. Bawal mag-boyfriend, bawal mag-girlfriend, mga kaibigan, ano, unless bago kayo kinuha ay kayong dalawa na. Pero pag wala ka pang boyfriend o hindi ka pa attached sa isang lalaki o babae na kinuha kanila, nasa close po yun, bawal ka muna mag-boyfriend o mag-girlfriend. Kung kaya, kung inyo napapansin, mga kaibigan, wala pa pong babae na babalitang girlfriend itong si Coco Martin. Di ba? Wala. As in, wala. Never. Never heard na merong babae po naman na inamin niya na girlfriend niya, na nai-issue ng konti pero walang pag-amin ano. Ito na nga naglaylo sa showbiz itong si Julia Montes, ilang buwan din siyang nawala sa showbiz ano, at napabalita na nanganak na siya, pero itinanggi ito nung una, at itong mga sumunod na balita na naglabasan ay wala nang pang pagtanggi at wala na rin wala namang pag-amin, so hindi natin alam. Sana dumating ang punto ano, ang time na aminin na nitong si Julia kung meron nga talagang baby siyang dinadala sa kanyang sinapupunan na ipinanganak na niya, at ito nga ay courtesy nitong si Coco Martin, kasi mas katanggap-tanggap ang ganun ano. Ilang beses na po o ilang mga artista na po, mga kaibigan, ang dumaan sa ganyang sitwasyon, mga kaibigan, ano, na itinanggi po nila na sila po naman ay buntis ano, pero kalaunan ay nalalaman din po na nanganak na pala sila. Ayan.
walang lihim na hindi nabubunyan. Tandaan nyo po yan. Ano, oh. Naku, lalo sa artista na lahat ng kasuluk-sulukang party ng inyong buhay ay kinakalkal ng press at ng inyong mga ng inyong fans. Naku, imposibleng hindi malalaman talaga na kayo ay may itinatagawang sikreto sa buhay. Tiyan mo nga, si Piolo nga, di ba? Si Piolo Pascual nga, oh, antay-tahimik, hindi na magsasalita. Ibig na nang may naglalabasan. Una, yung kay Mark Bautista, doon sa aklat ni Mark Bautista na na wala namang binanggit si Mark Bautista na lalaki na naugnay sa kanya na nagkaroon sila ng ano na sa 'di ba yung kwento ni Mark Bautista sa kanyang sa nung ma-interview siya no o doon sa aklat na ni-reveal niya na mayroong isang lalaki na artista na sikat na nakasama niya sa isang event at nung medyo tipsy na silang dalawa ay nagkayayaan na sila at nagkaroon ng intimate encounter silang dalawa sa mismong condo unit nitong aktor na ito na sikat na ang hula ng marami, hindi ko sinasabi na ito totoo ha, hula ng marami ay walang iba kundi si Piolo Pascual. Tapos biglang lumantad naman itong si Bibi Gandang Hari na dating Rustong Padilla na di umano ay na itinago niya lamang sa mga karakter na Jonathan at David, silang dalawa nitong si Piolo Pascual, pero halatang halata naman dahil lagi siyang nadudulas at sinasabi niya na Piolo at saka siya at Rustom ano at inamin niya na nagkaroon sila ng intimate encounter din sa New York. Pero dito nagkaroon ng talagang natuloy ng todo-todo sa isang motel dyan sa Pasig City. Ayan. May issue pa na di umano ay pinagamit para siya ng Ednis nitong si di umano ha, ni Piolo na hindi natin alam kung totoo talaga. But anyway, ang sikreto nga po sa showbiz ay napakabilis po talagang nalalaman ng publiko. Anyway mga kaibigan, iyan po naman ating detalye sa ating showbiz parade number 4 at ngayon punta na natin ating detalye sa ating showbiz parade number 3 dahil ito, balitang Piolo Pascual pa rin tayo, nag-donate po naman ng mga daan-daang bike sa charity program ng Gretchen Ho itong si Piolo Pascual. Congratulations! Napakabait! Ang buong detalye mga kaibigan, narito po, panoorin natin. Pinupad ni Piolo Pascual ang kanyang pangako kay Gretchen Ho na magdo-donate siya ng mga bisikleta para sa Donate a Bike, Save a Job charity project nito. 200 bisikleta ang idinonate ni Piolo kay Gretchen sa Quezon City Memorial Circle kung saan agad itong ipinost ni Gretchen sa kanyang social media account. Ayon kay Gretchen, bumiyahe pa si Piolo mula sa rest house nito sa Batangas para lamang dumalo sa turnover sa Quezon City. Sa kanyang caption, sinabi nito na huwag masyadong lumapit kay Piolo at COVID pa at baka matunaw daw siya na para lamang isang eksena sa pelikula na kasama ang bida sa totoong buhay. Agad ito nagpasalamat sa aktor sa pagbibigay nito ng 200 bisikleta sa kanyang charity program. Sinabi pa ni Gretchen na dahil umano sa pagiging siklista ni Piolo, kung kaya't alam ng aktor ang halaga ng isang bisikleta, dahilan upang day 1 pa lamang ay ito na raw ang unang nag-pledge na magdo-donate ng bike. Ayon kay Gretchen, ang nasabing mga bike mula kay Piolo ay magbe-benefit ang mga taga-Naga, Camarines Sur na naapektuhan ng bagyong Rolly. Kinumpirma naman ni Gretchen na nai-award na nila ang 100 bisikleta sa mga deserving dito sa Metro Manila at ang nalalabing 100 ay kanilang idodonate naman sa mga naapektuhan ng bagyong Rolly sa Naga. Ang Donate a Bike, Save a Job project ay inilaunch ni Gretchen noong Agosto upang makatulong sa mode of transportation ng mga Pinoy sa gitna ng pandemic at pagtaas ng kaso ng mga walang trabaho. Ang galing-galing naman ni Piolo Pascual. Congratulations! 200 bike, mga kaibigan, ang kanya ipinamahagi. Ang mahal ng bike. Sabihin na natin ang pinakamababang presyo. Magkano ba pinakamababang presyo ng bike? Sabihin natin 4,000. 4,000 sa 100. Magkano yon? 40,000. Sa 200, that's 80,000. Tama ba ako? Tama ba yung kwenta ko? Nagkunwari lang ako eh. Oh, 4,000 sa 100. O di, tama nga. 40,000, tama ba? No? 400? Hindi. Tingnan natin. Calculator natin. Ayan. 4,000 times 100. Ayan. Oh. 400,000! Oh my God! Grabe! So 800,000 ang kanyang ano. I'm sure hindi naman 4,000 ang presyo niyan. I'm sure hindi naman 4,000. Grabe no? Ganun lang sa kanilang pera. Mag-artista na nga tayo.
Mag-artista na nga lang tayo para na... Grabe no, sama po pulutin niya. 800,000. Oh my goodness. Napakarami ng ano, bigas yan na pwedeng ipamahagi sa mga ating mga ano, ating mga nangangailangan. Anyway, ano mga kaibigan, speaking of namamahagi ng mga bigas, hindi ko lamang po nilalagay sa aking Facebook page, pero every now and then po, tayo po yung namamahagi. Ang yung lingkod po ay kumakala po ng mga sponsor para sa mga bigas, at tayo po yung namamahagi lagi dyan po naman sa may community sa Sunshine, ano, sa 13 Martires Cavite, na isang community ng mga squatters yan, na mga squatter mula din sa Metro Manila, from Tondo, from Mandaluyong, from Muntalban Rizal, from Muntinlupa, from Bikutan, from dito Paranaque, at Baclaran, na apektuhan po naman ng pagtanggal sa kanilang mga bahay, ano, iyan po ay dinadala doon sa 13, may isang community doon na consists of it's a five phases, ano, of five blocks, mga phases, ano, areas. Yung isang phase, mga kaibigan, consists of 1,500 units or residents, ano. Kung kaya yung sa lima na yon ay napakarami. So kung tingin 1,000, that's 5,000 already, ano. So kung 1,500, that's 7,500 community residents ang nandoon, na yun po ay tinutulungan natin. Hindi naman po lahat-lahat talaga, ano, paunti-unti po, mga kaibigan, but we always make sure na lahat po yun ay nabibigyan. Noong kasagsagan ng quarantine, namigay tayo doon ng mga bigas, ano, at umabot yan ng maigit halos 200 pamilya ang nabigyan natin. Maliit na party lamang, maliit na tulong lamang, pero I'm sure na kahit paano ay nakakatulong sa anila. Yan, mga kaibigan, ano. At syempre, congratulations pa rin dito kay Piolo Pascual. Napakabait, ang galing-galing-galing-galing talaga ni Piolo. Anyway, mga kaibigan, yan po naman ating detalye sa ating showbiz spotted number 3. At bago tayo magpatuloy, ano, bago natin ratsadayin, ay ba pa natin mga balitang showbiz. Aba, ay bati-bati ulit na yung mga kaibigan. Ala, nasaan na yun? Nawala na. Ayan, nawala na. Anyway, mamaya-maya na lang siguro yung ating pagbati, ano. Yan na. Maya-maya na naman ating mga pagbati, mga kaibigan. At syempre ngayon ay ratsadayin na po natin ating po namang detalye sa ating show is spotted number 2, dahil naudyot nga raw po ang kasal nitong si Katrina Velarde, itong singer po, mga kaibigan, na tinaguri ang suklay diva, ano, na si Katrina Velarde sa isang American musician dahil po naman sa virus. Ang buong detalye narito po, panoorin natin. Kinumpirma ng singer na si Katrina Velarde na nakatakda na sana siyang ikasal ngayong taon, ngunit dahil sa virus kung kaya't hindi ito natuloy. Ayon sa singer, buwan ng July ang kanilang planong Christian wedding na American musician na si Mike Shapiro, ngunit kalagitnaan umano ito ng pandemic kung kaya't nagdesisyon silang hindi ito ituloy. Si Mike, na isang musician, ay nakatrabaho na nina Justin Timberlake, ang yumaong si Natalie Cole at ng Black Eyed Peas. Nakilala ni Katrina si Mike dahil kay Gary Valenciano, na kaibigan nito, kung saan madalas na si Katrina ang guest ni Gary sa mga US concert nito. Si Mike kasi ang drummer ni Gary sa US tour nito, ngunit madalas na raw itong pumupunta ng Pilipinas kapag may concert dito ang mga singer na sina Sergio Mendez at Kevin Litao. Ayon pa kay Katrina, mula na magkarelasyon sila ni Mike ay nagdesisyon na itong dito na sa Pilipinas manirahan, kung kaya't feeling niya raw ay ang ganda-ganda niya. Hindi raw nahirapan si Mike na mag-decide na dito na sa Pilipinas tumira for good dahil malapit daw talaga ito sa mga Pinoy. Sinabihan niya rin daw ito na ayaw niyang manirahan sa States at gusto niya lang dito sa Pilipinas, kung kaya't ito ang nag-adjust para sa kanya. Idinagdag pa ni Katrina na isa sa dahilan kung bakit niya nagustuhan si Mike ay dahil itinuring na nitong anak ang kanyang 4 na taong gulang na anak sa dating karelasyon na si Kendrick. Yan, mga kaibigan, atin po naman detalye sa ating show is spotted number 2. At don't worry, Katrina Velarde, sayong-sayo pa rin naman yan. Magiging asawa pa rin yan sa ayaw at sa gusto nila. No? Walang virus ang pwedeng humadlang sa inyong pagiging husband and wife. Ayan. Maybe after this pandemic, ano, kapag medyo maayos na ang sitwasyon ng Pilipinas o ng buong mundo, o kahit na ng Pilipinas lamang, ano, ay ituloy na o matuloy na ang inyong pagpapakasal. Congratulations and best wishes sa inyong dalawa. At sana nga ay maging isa na kayong legal na mag-asawa. Ayan. Ganda-ganda mo, girl! Hama ng hair! Yan po ng mga kaibigan, si Katrina Velarde. Ano? Siyempre, mga kaibigan, nakapasentabi po doon sa ating naghihintay o mga nagpapabati. Ano? Nalobat po ang aking cellphone. Naku.
Ito yung kapag ka galing sa magnanakaw ang cellphone mo, madaling malobat pala. Napapasensya nyo na po. But anyway, don't you worry mga kaibigan. Mamawi ako sa mga susunod natin episode. Ano? Don't you worry. Ayan. Alam nyo naman, mahal na mahal kayo. And alam nyo naman na every now and then ay ginagawa ko ang lahat para mabati o mabasa ko lahat ng mga greetings ninyo. But this time, eh, medyo mahirap na kasi nalobat na ako. Ay na dead ba talaga? Ano? Kapapacharge ko pa lang. At medyo mahirap kapag ka, binuksan ka agad kasi baka masira naman ang aking cellphone. Eh, wala naman ako ibang cellphone. Iyon lang, di ba? Eh, yun ay narimata ko lamang, kaya ako nagkaroon ng cellphone, isinangla lamang sa akin, narimata lang, wala nang pang ano, nagpadagdag na lang, wala na siyang pantubos, kaya nagkaroon ako ng cellphone. Baka kayo, may mga spare kayong cellphone dyan, ipadala nyo na sa akin. Anyway, mga kaibigan, yun po na ating detalye sa ating showbiz spotter number 2. At ngayon, punta na natin ating detalye sa ating showbiz spotter number 1, dahil itong si Gina Alahar ay nangangamba po naman sa kinabukasan ng kanyang mga apo dahil po naman sa virus. Ang buong detalye, narito po, panoorin natin. Kinumpirma ni Gina Alahar na natatakot siya para sa kinabukasan ng kanyang mga apo, kina Ryan at Jeff Eigenman dahil sa virus. Ayon kay Gina, ang virus ang dahilan kung kaya't wish niya raw na huwag nang dagdagan pa ang kanyang mga apo dahil siya ang nai-stress lalo na at ang dami-daming sakuna na nangyayari sa mundo. Anya, mabuting araw at ngayon ipinanganak ang mga ito dahil ilang taon pa at marunong nang tumakbo ang mga ito at marunong na rin magtago kung saka-sakali. Sinayip pa ng veteran actress na sinasabi niya ang mga bagay na maaaring mangyari kapag dumating na ang revelation time at kung ano ang mangyayari sa mundo dahil sa plagues kung saan marami pa umunong darating na katulad ng virus na ito. Nakalagay umano sa Biblia na magiging mahirap sa isang babaeng buntis at mga babaeng may anak na maliliit pa kapag dumating na ang panahong iyon kung saan ngayon umano ay nararamdaman na ang pagdating ng nasabing panahon. Dahil dito ang kaya't masaya umano siya sa kanyang mga apo ngayon dahil kaya pa niyang alagaan ang mga ito. Maluwag na rin umano ang kanyang pakiramdam dahil dalawa sa kanyang tatlong manugang ang nagpalaygate na kung kaya't alam niyang magiging safe na ang kanyang mga apo kapag dumating na sa mas mahirap na sitwasyon ang mundo. Ay nako mga kaibigan, nako nakakapangamba talaga 'yan ano kung totoo yung mga kung asal totoo naman talaga nasa Bible ano at ngayon nga ay unti-unti na nating nararanasan 'yan at medyo ngayon pa lamang mga kaibigan ihanda na po natin ating mga sarili sa pagharap po naman sa harap po naman natin sa ating Panginoon ano. Ayan. At hindi mo maiwasan dito kay Gina Alahar na siya po naman ay mangamba para po naman sa kinabukasan ng kanyang mga apo lalo na ang kanyang mga apo ay mga maliliit pa. Kaya sabi niya sa kanyang mga manugang, utang na loobog na kayong mag-anak. Ayan. Isa na lamang daw po sa kanyang tatlong manugang niya, isa na lamang daw po ang hindi pa nagpapalaygate ano. Doon sa dalawa daw ay medyo okay na siya. Maluwag na ang kanyang kalooban, maluwag na ang kanyang dibdib na hindi na manganganak ang mga ito. Unless nako, mambabae yung kanyang mga anak na lalaki at magkaroon ulit siya ng ng apo sa iba. But anyway, mga kaibigan ano, totoo po 'yon. Medyo ihanda na po, maghanda-handa na po tayo lagi ano, lagi nating ihanda ating sarili sa anumang baka dahil anytime din natin alam ating mga buhay no, anytime ay pwede tayong humarap sa ating Panginoon at mas mabuti na po yung handa tayo lagi. Ano? Anyway, mga kaibigan, yan po naman ating detalye sa ating showbiz spotted number 1. At bago po tayo magpaalam, congratulations muna. Noong una, mga kaibigan, ibalita natin ano, na yung nanalo po naman sa Miss Teen USA 2020 ay isang Pilipina. Ano? Yan po naman ay si Kehlani Aruda. Si Kehlani Aruda ng Hawaii. Ayan, siya po naman ay naging representative po naman ng Hawaii sa Miss Teen USA. Siya po ang grand winner ano, siya po ang nanalo at siya po ang ikalawang Pinay ano, ikalawang may dugong Pinoy na nanalo po naman diyan sa Miss Teen USA. At siya po ang tawag ito, ikalawa din po siya sa representative ng Hawaii na nanalo po naman sa Miss Teen USA. Ang una pong Miss Hawaii na nanalo sa Miss Teen USA ay noong 1985 pa. Ano, medyo matagal na panahon na. Ngayon lamang nasundan sa pamamagitan po naman ng ating kababayan ano, na si Kehlani Aruda ng Hawaii na siyang natinanghal ngayong taon bilang Miss Teen USA 2020. And muntik mag-duplicate mga kaibigan, sayang. Sayang kasi sa katatapos lamang ng Miss USA ha, Miss USA 2020, isang Pinay naman mga kaibigan o may dugong Pinay naman ang nag-first runner-up. Sayang!
ano lang, oh, gahibla na lang. Sana back-to-back, no, Pinay-Pinay ang nanalo. Ay, iba talaga ang dugong Pinay, mga kaibigan, no? Kaya kinatatakutan na ang mga Pilipina, ang ating mga kababayan, pagdating sa mga international beauty pageant. Tiyan mo naman, ang the most powerful country in the world, mga kaibigan, ang nahirang na pinakamagagandang babae ang sa mga teens ay Pilipina. Tapos sa Miss USA mismo, first runner up, konting-konti na lang, nako. Anyway, congratulations sa ating kababayan na nag-first runner-up sa Miss USA 2020. Walang iba kundi si Kim Laine. Kim Laine, congratulations! Si Kim Laine, mga kaibigan, ay na pumangalawa po naman sa title holder, ano, sa nanalo na si Asia Branch ng Mississippi. Ayan, si Asia Branch ng Mississippi ang magiging representative po naman ng USA sa gaganaping Miss Universe 2020. So kung ang Pilipina po naman ating kaibigan, ano, ang ating kababayan na si anong pangalan ulit itong ating kababayan na si si Kim Laine ang nanalo, so siya sana ang maging representative ng Miss ng USA sa Miss Universe 2020. Ano, sayang? Sayang talaga. Ay nako, konting-konti na lang, mga kaibigan. But anyway, ganun pa rin, congratulations. Marahin natin sumali ulit siya next time, ano. Sa Japan naman, 'di ba? Yung Miss Japan, Miss Japan Universe, second runner up naman Pilipina din. Di mo naman nagkalat ang mga Pilipina ngayong taon na ito sa mga beauty pageants sa iba't ibang bansa. So, congratulations! At mga kaibigan, wala tayong oras, ano? Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay. At hanggang sa Monday, magkakasama ulit tayo. Siyempre, mga kaibigan, ako pa matitindi mga balitang showbiz pa rin po ang ibibigay ko sa inyo sa dating na Monday, ano? Ako pa rin po inyong mga kasama. Ako pa rin po si Rocky. At ito pa rin po ang ating Showbiz Spotted. Bye! Thanks for watching. The video is part of DZRH Play Now. DZRH Play Now is the digital platform of DZRH Digital Properties, DZRH News Television Facebook, DZRH Manila, DZRH News Television YouTube, and www.dzrhnews.com. Watch all DZRH Radio and DZRH News Television programs and segments. Magkaroon ng access sa lahat ng DZRH digital exclusives, news, programs, and special reports. Maging maalam sa mga nangyayari. Like and follow all these digital channels. Like and follow all DZRH digital channels and platforms and be updated all the time. This is the DZRH Play Now. Follow us and we will follow you. Servisyong tapat sa iyo, DZRH. Supok na sa balita.